patuloy na lumakas itong si Tropical or Super Typhoon na may international name na Mawar po. So ito'y nasa layo ng 2,150 kilometers silangan ng Bicol Region as of 3 in the morning. So kung kahapon po typhoon ito, ngayon po ay lumakas muli bilang isang super typhoon at mayroong lakas na 185 kilometers per hour malapit dun sa kanyang mata at mayroong pagbugso na hanggang 230 kilometers per hour. Sa ngayon po ay kumikilos ito west-northwest at bahagyang bumilis with 15 kilometers per hour of movement. At ang current nito na lawak or diametro is nasa around 780 kilometers. Sa ngayon po, kung mapapansin nyo sa ating latest satellite animation, wala pong direct effect at napakalayo pa nitong si Bagyong Mawar sa ating kalupaan. Subalit may mga pag-ulan pa rin po as early as this morning dito sa may western sections of Southern Luzon, Visayas, and Mindanao dahil pa rin yan sa southwesterly wind flow o yung hangin po galing sa Timog Kanluran. Mas maraming lugar pa ang magkakaroon ng mga pag-ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi na sinamahan na rin po ng mga localized thunderstorms. Ito po yung pinakahuling track ng pag-asa regarding po kay Super Typhoon Mawar. So kung mapapansin po nila, simula Wednesday hanggang Friday ay kikilos ito generally west-northwest or Kanluran, Hilagang Kanluran at mananatili po as a Super Typhoon. So mananatiling malakas pa rin po ito. Nakalampas na ito ng southern portion of Guam at nananatiling malayo sa ating kalupaan for the next 2 days. Walang direct effect sa ating bansa. Posibleng pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility Friday ng gabi hanggang Sabado po ng madaling araw. At papangalanan natin ito na Betty o yung pangalawang bagyo for 2023 at unang bagyo naman for the month of May. Samantala, pagsapit po ng weekend, Sabado at Linggo, inaasahang kikilos pa rin ito northwestward. At unti-unti nagkakaroon na ng epekto sa ating bansa. Sa paglapit ito sa ating kalupaan, posible na ito magdala ng matataas na mga pag-alon over the eastern seaboards of the country. At unti-unti rin pong magpapa-enhance ng habagat or southwest monsoon. So magdadala ito ng mas maraming lugar po na uulanin sa susunod po na 3 araw. So pinaka-apektado yung western sections of Southern Luzon, Visayas, and Mindanao for the next 2 days. And over the weekend hanggang sa mga susunod pa na araw next week, ay magkakaroon na rin po ng mga pag-ulan na minsan malalakas over the western sections of Luzon and Visayas. Kung mapapansin din po nila, meron po tayo ditong tinatawag na cone of probability. So, ang ibig sabihin po nito, hindi ito ibig sabihin na ganito kalawak yung bagyo, no? Pagsapit po ng weekend, inaasahan lamang po na posibleng umakyat ng bahagya or bumaba ng bahagya yung track natin nitong si Super Typhoon Mawar. So, hindi rin natin inaalis yung possibility po na lumapit pa dito sa may Cagayan Valley, sa may extreme northern Luzon, yung sentro o yung mata mismo nitong si Super Typhoon Mawar, pero hindi rin natin inaalis yung possibility na umakyat ito bahagya at hindi natatama o makaka-apekto pa directly sa ating kalupaan. Ano nga ba yung inaasahan natin regarding dito kay Super Typhoon Mawar? Papasok ito ng Philippine Area of Responsibility between Friday evening and Saturday early morning at tatawagin po natin na Betty. At posibleng umabot sa 215 kilometers per hour pa yung maximum sustained winds nito pagsapit po ng Sabado pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. Pero kung mapapansinin po nila sa ating latest track, posibleng humina ng bahagya into a typhoon paglapit nito sa may extreme northern Luzon, pero malakas pa rin po ito na bagyo at posible pa rin magdala po ng malalakas na hangin at mga pag-ulan over most of northern and central Luzon, habang sasamahan naman ng habagat or southwest monsoon over the rest of the country. Yung rain bands o yung dulong bahagi po ng bagyo na tinatawag, maaaring makaapekto po dito sa may Cagayan Valley, so makakaranas pa rin sila ng moderate to intense na mga pag-ulan over the weekend hanggang sa Monday kung saan pinakamalapit po itong si Bagyong Betty and hindi rin natin inaalis yung possibility na magtaas ng tropical cyclone wind signal or babala sa hangin as early as Sabado ng madaling araw pagpasok ni Betty sa ating par. In terms of mga pag-ulan, bagamat malayo itong si Bagyong Betty or Mawar sa may Southern Luzon, Visayas, and Mindanao, asahan po natin na mag-e-enhance or magpapaibayo ito ng habagat or southwest monsoon. Asahan po natin yung monsoon rains or pabugso-bugsong malalakas na mga ulan dito po sa may western sections of Mimaropa, itong Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, malaking bahagi ng Western Visayas at yung mga kalapit na lugar dito sa may Central Visayas and over Western Mindanao, particularly sa Buanga Peninsula, Northern Mindanao, Bangsamoro Region, and Soc Sargent.
Sa susunod po yan na tatlong araw, Friday and Saturday, and then sa western portions of Luzon and Visayas on Sunday hanggang sa kalagitnaan pa po ng susunod na linggo kung saan man natili pa rin nasa loob ng Philippine Area of Responsibility sa may silangan ng Taiwan itong si Bagyong Mawa. So palagi po magantabay sa updates ng PAGASA at magantabay din sa mga ipapalabas natin na rainfall advisories and heavy rainfall warnings over most of the country. Ngayong araw naman po, asahan ng mataas na tsansa ng ulan over the provinces of Palawan and Occidental Mindoro dulot ng southwest wind flow. So meron pa rin tayong minsang malalakas na mapag-ulan, lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. At pinag-iingat pa rin natin sila sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa umaga. Pero pagsapit po ng tanghali, nagiging cloudy na at aasahan na rin po yung mga localized thunderstorms and bahagyang epekto na ng southwest wind flow over most of Luzon. Kabilang na dyan ang natitirang bahagi po ng Mimaropa, Calabarzon, Metro Manila, possible yung mga pag-ulan between 1 to 9 p.m. Central Luzon, dito rin po sa may southern portions of Cordillera and Ilocos Region, mataas po ang tsansa ng ulan. For Bicol Region and the rest of Northern Luzon, mataas naman ang tsansa ng mga pulupulong ulan lamang sa hapon hanggang sa gabi. And temperature natin, posible pa rin uminit between 34 to 35 degrees Celsius doon sa may norte. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pinaka-apektado ng southwest wind flow itong western Visayas. Maulap na kalangitan, nasasama ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms within 24 hours na posible magdulot ng mga pagbaha or pagguho ng lupa. Dito naman sa may central Visayas, sa may southern portions as early as this morning, may chance na ng mga pag-ulan, partly cloudy to cloudy skies over the rest of central Visayas. Southern Leyte, mataas na po ang chance na maulan pagsapit po ng umaga. And then for the rest of eastern Visayas, partly cloudy to cloudy skies ngayong araw at may chance na rin ng mga pulupulong ulan sa hapon. Sa ating mga kababayan sa Mindanao, malaking bahagi pa rin po nito ang uulanin ngayong araw dahil sa southwest wind flow at hindi po directly effect nitong si Super Typhoon Mawar. Asahan po natin ang minsang malalakas na ulan over Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Soksarjen, and Northern Mindanao. Meron tayong kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Mag-ingat po sa mga posibleng baha or landslides. For Caraga and Davao Region, bagamat nagpapakita si Haring Araw ngayong umaga, asahan po natin pagsapit na tanghali hanggang sa gabi ang makulimlim na panahon na sasamahan din ng mga isolated rain showers or thunderstorms. So paminsan-minsan malalakas po ng mga pagkidlat, pagkulog ang mararanasan. Sa ngayon po, wala pa tayong gale warning. Mananatiling banayad hanggang katamtaman ang taas ng mga pag-alon. Dito sa may northern and eastern seaboards of Luzon, moderate po tayo. And then banayad naman for the rest of the country, maliban na lamang kapag meron tayong mga thunderstorms. But then, pagpasok at paglapit sa Philippine Area of Responsibility sa kalupaan, nitong si Tropical or si Typhoon Betty, ay aasahan po natin yung pagtaas din ng mga pag-alon over many parts of northern and eastern part of Luzon at dito rin po sa may eastern seaboards of Visayas. Possible na tayong magtaas ng gale warning as early as Saturday. So kakibat po niya na matataas ang mga pag-alon. Possible tayong mag-suspend ng mga sea travels, lalo sa maliliit na mga bangka. At habang lumalapit pa Sunday and Monday and even Tuesday, itong si Super Typhoon Mawar or Betty ay magkakaroon na rin ng pag-enhance ng habagat. Hanging habagat na siya magdadalhin po na matataas ang mga pag-alon sa may kanlurang seaboards ng Luzon, Visayas, and even Mindanao. So patuloy din pong magantabay sa updates regarding po sa ating gale warning. For the next 3 days, iiral pa rin ang southwest wind flow na susundan naman ng southwest monsoon or habagat paglapit nitong si Bagyong Betty sa ating kalupaan. For Metro Manila, wala pang direct effect. Friday and Saturday, wala pa tayong malalakas at tuloy-tuloy ng mga pag-ulan. Sa umaga po, generally fair weather conditions tayo. Sa tanghali hanggang sa gabi, asahan na po ang mostly cloudy skies. Nasasama ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms, bahaging epekto rin ng southwest wind flow. Sa Sunday, may epekto na po ng habagat or southwest monsoon. So asahan po ang makulimlim na panahon. Sa umaga pa lamang, may chance na ng mga pag-ulan. And then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, mas mataas ang chance ng mga pagkidlat, pagkulog. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po dito sa may Baguio City, walang direct effect dito sa Bagyo, sa Super Typhoon. Subalit asahan po natin for the next 3 days, may mga chance pa rin ng mga localized thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang gabi. And generally, fair weather conditions or bahagyang maulap na kalangitan sa umaga. Sa ating mga kababayan sa Bicol Region, wala rin direct effect
For the next 2 days, si Super Typhoon Mawar or Betty, Friday and Saturday, asahan po natin. Medyo maaraw pa naman sa umaga, then sasamahan ng mga saglit na ulan sa hapon. And then pagsapit mo ng Sunday, asahan yung mostly cloudy skies. Nagpapakita si Haring Araw sa umaga, pero asahan po natin for most of Bicol Region, nagkakaroon na muli ng mga localized thunderstorms simula pa lamang tanghali hanggang sa gabi ng Linggo. Sa atong mga kaigsoonan din na sa Metro Cebu, by tomorrow, asahan naman yung bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan na sasamahan ng mga kalat-kalat na ulan. For the entire Central Visayas na rin puno pagsapit ng hapon, dulot ng southwest wind flow and localized thunderstorms, Saturday and Sunday, at maaring sa mga unang araw pa ng susunod na Linggo, asahan po natin ang makulimlim na panahon, mataas sa chance ng mga pag-ulan for most of Central Visayas as early as morning. So mag-ingat po sa mga posibleng baha or pagguho ng lupa. At panghuli sa ating mga kababayan po for Metro Davao and dito na rin po sa natitirang bahagi ng Mindanao. Asahan po natin for the next 3 days, magiging maulan pa lalo na sa may western sides, sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Soksarjen and nearby areas of northern Mindanao. Asahan po natin ang makulimlim na panahon na sasamahan ng kalat-kaulat na ulan and thunderstorms. Posible po ito magdulot ng mga pagbaha or landslides dahil ito sa habagat or southwest monsoon na pinalalakas ni Super Typhoon Mawar or Betty. Si Haring Araw po ay sisikat 5:27 ng umaga at tulubog ito 6:20 ng gabi.